Gajday to all, kapamilya! Welcome po ulit at good morning! Thank you po sa pagsama niyo sa akin sa daily prayer devotion. Pinipray ko po na i-bless po tayong lahat ng Panginoon kahit hindi po talaga kagalingan. Okay, so ang araw po na to ay a prayer to shield you. Actually, ang ginawa po dito ni Pastor Max Locado is his own prayer. Gusto ko po i-share na as I read po sa prayer po ni Sir Max Locado, samahan na po din natin na magdasal, panalangin na rin po natin yung ating mga sarili bago po tayo mag-start sa kung ano man po yung sabihin sa akin ni Lord na sabihin ko sa inyo. Okay? Sige po, manalangin po muna tayo. Dear God, Holy and Mighty One, You are worthy of all praise and honor. Your steadfast love amazes me each morning. When I hear voices around me saying that I am not good enough, help me po to hear Your truth in my heart and give me strength. Be with those who feel inadequate and doubtful if anyone cares about them. When they question their value, give them a deeper sense of worth in Christ and Christ alone. Thank you that we don't have to fight for our worth because you have already called us your children. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ganda po, no? Amen, Lord. Totoo pong amaze kami sa inyo parate. So, ang verse po natin is taken from Psalm chapter 3, verse 3 to 4. Sabi niya, You, O Lord, are a shield for me, my glory, and the one who lifts up my head. I cried to the Lord with my voice, and He heard me from His holy hill. Eh di sabi ko po nga po kay Lord, ano kaya ang eh. Kaya po ang titingnan natin ay Psalm chapter 3. Okay, so kung titingnan po natin dito, pakiwari ko po, eh natural, ang nagsulat nito ay si King David. O nga po, si King David. Ang sabi po niya dito, ang context po nito, bakit niya sinulat, is when he fled from his son Absalom. Yun daw po yung time na tinakbuhan niya ang kanyang sariling anak na si Absalom. Bakit naman kaya ang isang tatay tatakbuhan niya ang kanyang anak na tatakbo ka lang naman pagka ikay natatakot, di po ba? Pero sapat sa time po na to, tingnan natin bakit. Bakit niya tinakbuhan yung kanyang anak? Eh sa Pilipinas, hindi po pwede yan. Ang tatay ang head, ang salita ng tatay hindi mababali. Di ba po? Ang salita ng tatay ay, I am the law. May mga ganun pang mga kasabihan sa atin, 'di ba? Pag sinabi ni tatay, talagang siya ang law ng bahay, siya ang masusunod. Okay. So para po maintindihan natin, magkwekwento po ako sa inyo. Parang sa children ministry lang. Lord, tulungan niyo po ako. So ganito po 'yan. Sa mga panahon po na 'to, si King David tumatakbo siya sa kanyang anak dahil si Absalom ay nagkaroon po siya ng hukbo. Kumbaga sa Pilipinas, kudeta against siya sa pagiging hari ng kanyang ama na si King David. Tapos po, ang ginawa po kasi ni King Absalom, ay ni Absalom, yung anak niya, kinuha niya yung heart ng mga tao sa Israel. Alam mo, matalino po itong si Absalom. Ang ginagawa niya, papasyal-pasyal siya sa labas, parate, tapos pong may nangangailangan, ay, tama ka dyan. Sana kung meron lang tatayo para sa'yo. Hanggang sa mga na-chika-chika niya na lahat ng mga tao doon at lumapit ang loob sa kanya hanggang sa yung time na dinideclare niya ang sarili niya na bilang hari. At yung time na yun, magtataka po tayo kung iisipin natin, si King David, warrior talaga. Kung may
pulpit ministry, kung may children ministry, intercessory ministry, o administrator o sa ministry na administration, eh si King David po, ang ano niya yan, eh conquering ministry. Sana yan sa laban, sa lahat ng oras. Eh bakit tatakbo siya? Bakit ngayon siya magiging parang talunan, tapos sa sarili niya pang anak? Ngira po, no? Talaga ako minsan, kaya mo makipag-away sa iba, pero sa sarili mong anak, sa sarili mong kapamilya, ang hirap. Para bang hindi kaya, masakit sa dibdib na ganun ang mangyari. Kaya po, ganito. So, di yun po yung nangyayari kung bakit niya sinulat to. Kumbaga, tumakbo na sila, pati kasama niya lang, yung kakatiting na lang siguro yung natira sa kanyang loyal, at lahat-lahat, sumama na lahat kay King Absalom. So, tumakbo siya. Bakit nangyari ang mga bagay na to? So, yun nga po, si Absalom, ginawa niya po itong plano na to for 4 years. 4 years na punong-puno siya ng galit sa tatay niya. At kung gusto po ninyo malaman kung ano ang dahilan nun, ay dahil po sa isang sitwasyon sa buong family na hindi kaagad na address o hindi kaagad na bigyan ng solusyon ni King David. Kumisan po talaga ganun eh, ang hirap i-balance yung ministry mo sa Lord at sa family. Napakahirap po. Pero po, ito, isang way din po ni Lord para sabihin sa ating lahat na ang ministry natin ay napakahalaga, but our first ministry is our family. Doon po nagkulang si King David. Ang pangyayari po kasi ay ganito. Dahil nga po si King David ay maraming asawa, may iba-iba siyang anak sa bawat isa. Ang bida po dito ay si Amnon, si Absalom, at saka si Tamar. So si Amon po, Amnon ay isang anak niya sa isang asawa niya. Ito po magkapatid, si Absalom at saka si Tamar. Si Tamar ay napakaganda, napakabait siguro na babae, napakamasunurin. Kasi po yung character niya talagang sumusunod siya kahit na kuya niya, stepbrother niya. To the point na itong stepbrother na po na to, si Amnon, nagkaroon ng gusto doon sa kanyang stepsister na hindi naman talaga dapat po pwede. Pero ang ginawa niya po kasi, inirate niya yung kapatid ni Absalom na si Tamar. At ito pong si Tamar talagang hiyang-hiya sa sarili niya dahil ganun ang ginawa sa kanya ng stepbrother niya. Doon siya tumira kay Absalom. At siguro itong si Absalom, nakita niya yung hirap ng kapatid, yung pag-iiyak niya, yung parang diring-diring siya sa sarili niya dahil ganun ang ginawa sa kanya. At yun po yung galit at puot na nasa puso niya. So siguro po, itong si, hindi siguro, sigurado, na naghahantay sila kung paano didisiplinahin ng isang hari na si King David na napak-warrior ni Lord, paano didisiplinahin yung sarili niyang anak na nagkamali, na nagkasala. Doon po nagkulang si King David, mga kapatid. Hindi po niya na-discipline yung kanyang anak. Parang alam niyo po yun, ayaw mo na, let it go, siguro, o di ko siguro, busy siya. Pero yun po, parang pinapakita ni Lord na dapat hindi natin inaalagaan yung galit na meron sa atin. Tapos po, dahil sa galit na yun na tinanim niya sa puso niya, umabot pa ng 2 taon bago niya plinano na papatayin niya yung si Amnon. At nagtagumpay po siya, pinatay niya si Amnon. At dahil doon, lalo pang lumayo yung loob niya sa kay King David na tatay niya. At nung bumalik siya, kaya yun po ang ginawa niya. Talagang plinano niya ng matagal kung paano niya sisirain si King David. Sa galit niya, hindi lang sa pagplano niyang 2 years na pagpatay sa kapatid niya. 4 years na plinano niya na 3 years na nagpakalayo-layo siya. Inalagaan na naman niya yung galit niya at 4 years niya tinaniman yung mga
nagplant siya ng mabubuti sa mga iba't ibang tao para masira yung pagtiwala nila kay King David. Dito po makikita natin na hatred can be, hatred is a sin na pwede pang mag-ugat ng mas malalim pang kasalanan hanggang sa point na pumatay ka na. Pangalawa, makikita po natin dito na bilang ministers of God, alam ko po, akala nyo hindi kayo minister ni Lord. Your family is your first ministry. Yung mga anak po natin, dapat maging just tayo katulad ni Lord. Kailangan alam natin kung paano natin sila idisiplina, kung kailan natin sila papaluin. Remember po, hindi nakakamatay ang palo. At saka kung kailan natin sila yayakapin at uunawain. Ang hirap po, no? At saka po, ang higit sa lahat dyan, yung communication natin sa ating mga anak. Parang si King David, ang galing niyang warrior, ang galing-galing niya doon, pero nakakalungkot na yung sarili niyang family ay nawawasak. At kung isipin po natin, alam niyo po ba kung bakit nagkaganon? Bakit nawasak yung family na yon? May mas malalim pa pong kinauugatan nun. Before po kasi nangyari ang mga yan, si King David ay nagkaroon ng napakalaking kasalanan sa Diyos. Knowing na he is the man after God's own heart, favored, fully blessed, tapos conqueror, tapos binigay na sa kanya lahat ng mga kailangan niya, ang dami niyang mga ari-arian and everything, dumating sa time na na-tempt siya. Kaya nga po yung sinasabi ni Lord, yung sinabi sa Bible, be sober and be alert for the devil is like a like a lion na naghihintay lang siya. Yung time na po na to kasi, bago po nangyari, babalik natin yung unang-una pa. Para po tayong nanonood ng sine, pero nauna yung present, tapos yung ano yung gitna, tapos pero ano yung kinaugatan nun na unang-una. Yun po ay dahil nun na-tempt si David sa kagandahan ng isa sa asawa ng mga soldier niya na si Bathsheba. Yun po yung time na tinamad si David. Hindi siya sumama sa war. Pinapunta niya na lang yung mga ano niya, mga right hand niya, sige kayo na lang magpapahinga muna ako. Ganun. Biruin mo, isang araw lang yun ng pagkakamali. At natuwang-tuwa si Satan na natempt niya ang isa sa pinaka-warrior ni Lord sa faith para masira ang kanyang reputasyon at magkaroon ng kasalanan. At yun nga po yung araw na nung si David ay hindi sumama sa war at nagmuni-muni siya sa taas ng castle niya at nakita niya doon si Bathsheba. Alaala niyo po yun, tumingin siya, tapos leyo yung ano, tapos inulit niya, ayun, na-tempt na. Last of the eyes, last of the flesh, andun na po. Kaya niya nagawa at dumating sa time na yung consequence ng sin na yun na akala niya matatago ay nagbunga nung buntis na si Bathsheba. At dahil ayaw niya pa rin aminin, naghihintay siguro si God na magre-repent ka ba, magsosorry ka ba, ano bang gagawin mo. Hindi pa rin gumalaw si David, hindi pa rin siya nagsorry, hindi pa rin siya nagrepent. Kaya yung kasalanan na yun para matakpan, gumawa na naman siya ng isang kasalanan na dahil sa kanya, namatay si yung asawa ni Bathsheba, si Uriah. Namatay siya sa battle. Ang alam niya, matatakbuhan niya yung kasalanan na yun. Okay naman na kukunin niya na si Bathsheba sa kanya. But God sees everything. At yung time na yun, pinadala ni God si Prophet Nathan para ma-rebuke siya. Ang style pa nga po ni Prophet Nathan, ganito eh, para lang siyang nagkukwento. Sabi niya, King David, alam mo, meron akong alam dyan eh. Alam mo isang mayaman na lalaki, marami siyang pag-aari, sobra-sobra. Marami siyang ship, etc., etc. Tapos itong isang poor man, iisa lang yung ship niya, na inaalagaan nila ng anak niya,
Tapos, alam mo, itong Richman, nung may dumating siya na bisita, ayaw niyang patayin man lang kahit isa sa goat niya. Alam mo, ginawa niya, yung, kahit sa ship niya, sa dami ng pag-aari niya, ayaw niyang magkatay, kinuha niya pa yung kaisa-isa na lang na ship nung mahirap na tao. Sabi ni King David, sino yan? Dapat yan, paparusahan yan, dapat pagbayaran niya yan. Biglang sabi ni Prophet Nathan, hindi mo ba alam na ikaw yun? Yan na. Tapos alam niyo po, kung titignan natin sa Samuel din yun eh, sa 2 Samuel, kung titignan po natin yung nangyari doon, grabe si Prophet Nathan. Talagang yung paano niya sinabi, dire-diretso, iniisip ko, sumisigaw siya. Tapos sabi niya, "You are that man," sabi ni Prophet Nathan. "This is what the Lord, the God of Israel, says." Siya ang tagapagsalita. "I anointed you as a king over Israel. And I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you and your master's wives into your arms. I gave you the house of Israel and Judah." Lahat binigay ni Lord, pinapaalala ni Lord, binigay ko sa iyo lahat. "And if all of this had been too little, I would have given you even more." Pero inyo po sabihin yun sa inyo ng Diyos, binigay ko na lahat. Kumisan hindi pa nakikita, ano, kumisan yung blessing, hindi natin nakikita, hindi natin napapansin eh. Tapos, gumagawa tayo ng ibang paraan para makamit natin yung gusto natin in a way na ayaw ni Lord. Parang ganun po kay David. Sabi niya, kung kulang pa yan, bibigay ko naman sa iyo eh. "Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in His eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now, therefore, the sword will never depart." Grabe yung consequences na sinabi ni Lord. No? "Depart from your house because you despise me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. This is what the Lord says." O di isa yun, tapos isa na naman. "Out of your own household, I am going to bring calamity upon you. Before your very eyes, I will take your wives and give them to the one who is close to you, and he will lie with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in a broad daylight before all Israel." Tapos, may sasabihin pa dito si Nathan, pero sabi na ni David, oh, "I have sinned against the Lord." Doon, inamin niya na may kasalanan ako. Pero, may isa, dalawa, meron pang karugtong na isang sabi ni Lord na pinapasabi kay Prophet Nathan. Alam niyo po, ang sabi niya doon, "The Lord has taken away your sin." Ang ganda no. "You are not going to die. But because of by doing this, you have made the enemies of the Lord show utter contempt, and son born to you will die." Kaya po namatay yung anak niya. So kung titingnan po natin, yun yung unang nangyari. Sumunod nun, pagkamatay ng anak niya, yung sinabi ni Prophet Nathan sa kanya, nagkatotoo nung nag-away-away ang kanyang mga anak. Nagkaroon ng problema na mismo sa household niya hindi may stop yung pag-aaway. Kaya po dito ang dami nating matututunan no na God will really be our shield and He will be the one to lift up our heads. Siya din yung magpapatawad ng kasalanan natin. Basta humingi ka lang ng sorry, I cried to the Lord with my voice and He heard me from the holy hill. Hinihintay niya po tayo na mag-repent, umiyak, tumawag sa Kanya at isishield niya tayo. Pero God is a just God. Makikita po natin na yung kasalanan, talagang haharapin natin ang consequences. Kahit si King David pa yung sinasabi natin,
hinarap niya. Tayo pa po ba kaya? Thank you for Jesus Christ na sabi niya, oo, parang kay King David, sabi ni King Nathan, you will not die. Andun yung assurance, you will not die. Ang parang sa atin, andun yung assurance, Jesus died for us already. We are conquerors and overcomers. Pero if we sin, meron pa rin talagang consequences ang kasalanan. Kaya nga po mga kapamilya, may the story of David be an open, mag-open po sa ating mga mata. Eye-opener. Para po, makita natin na isi-share tayo ni Lord. Naririnig niya tayo. As we repent to the Lord, nandyan siya talaga. Siya rin yung mag-lift up ng head natin. Kahit hiyang-hiya tayo sa kasalanan, siya pa rin ang mag-lift up ng head natin. Pero po, totoo rin po na may consequences lahat. Kaya po, may He shield us always sa ating buhay araw-araw. So, yun po yung message natin. Medyo, hindi ko po alam, medyo magulo, pero si Lord na po ang magturo sa inyo ng message niya. Maraming salamat po sa lahat. And bukas po uli, magkita-kita po tayo. Lord, i-shield niyo po kaming lahat against any temptation na hindi po kami magkukos ng problem na yung consequences ng kasalanan namin mapapasa pa sa aming mga anak, Panginoon. Ngayon pa lang po, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala namin. And help us, Lord, na we will always be protected by you and help us to obey you always and hold on to your words. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po.